guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general reading for collective, your energy at this time. Oh, victorious, you're innocent, and decisive. Determined, no? And you have a pure heart, like a child, no? Parang childish, ganyan. And nakarecover ka na sa emotional ups and down, ganyan. Or lalo na yung sa down, no? Down na part, emotion. Klaro yung isipan mo eh. You know what is right from wrong. See? Success is here. You're fighting, kung meron ka pinaglalaban, you're fighting for what is right. Wala po ano yung alam mong tama. Clear kasi yung isipan mo. You're intelligent, intellectual, logical. The Chariot. Buo yung loob mo. May pinaglalaban ka ba? Wala naman. Ayaw mo ng gulo. Ayaw mo ng away. Ayaw mo ng conflict. Pati makipag-competensya or makipag-compete, ayaw mo nga eh. Pero kung makipag-compete ka kahit sa mga competition, nanalo ka. Kasi Ace of Swords to. And the Chariot pa. Klaro yung isipan mo, hindi clouded yung isip mo. Hindi clouded ng negativity. Pero magte-take ng action sa'yo. Sino? Lover mo? What's with the moon here? Na nag-obserba sa'yo ng patago, may pagka-deceitful to. Pinipigilan niya yung sarili niya na mag-take na action at yun yung pinipili niya, yung pigilan yung sarili niya. Or parang na-stuck. Na-stuck ba to? Stuck. Na-trapped, na-stuck, or may pumipigil sa person na yan. Dati, may pumipigil sa kanya. May pumipigil sa person mo. Wala naman. Sarili niya, sarili niya. Hindi eh. There is a pwedeng fear, takot. Takot ang pumipigil sa kanya. Takot. Takot na pagsisiya niya lang yung gagawin niya. Shot. Kaya, nag-observa man to sa'yo, may mga inalam to sa'yo ng patago, may pagka-deceitful siya, no? And, well, sir lover, may soul connection kayong dalawa. Oh, meron niya. That's why attracted kayo sa isa't isa eh. Pero napapadala kasi siya sa takot, sa fear, sa kaba, sa mga hinala niya, ganun. May mga hinala siya na. Yun yung nagbawagi, yun yung nananaig sa kanya yung mga fear niya, yung panghinala, instead na yan yung nagpapagulo sa isip niya. Na parang, instead na mag-take siya ng action, dati pa ay na-confuse lang siya or nalito, no? Nagdala ng kalituhan sa taong yan and naging cold siya dahil sa masyado siyang mabusisi, masyado siyang critical or yung inaalam niya yung bawat detail, no? Detail-oriented. Ganyan siyang klase ng tao.
At yun yung naging dahilan, yun yung cause ng destruction sa buhay niya or sa, hindi, sa relationship niyo yung dalawa. Yeah. Or sa, kahit sa relationships niya. Sa relationship niya, sa mga nakarelasyon niya, naghiwalay lang. Ano nangyari? Naghiwalay. Dahil ganun siya, masyado siyang, ano, mabusisi, masiyasat, inaalam niya yung lahat-lahat, detail by detail, tungkol sa taong yan. Masyado siyang stricto, masyado siyang mapanuri, masyado siyang malalim mag-isip yung person mo na yan. Bakit mahalaga sa kanya yung sigurado siya sa taong makatuluyan niya? Mahalaga sa kanya yung papagkatiwalaan niya talaga. Yeah. Nasigurado na siya sa ipupursue niyang person, yung alam niya may balance, yung magkakasundo sila, ganun. Yung sure na siya. Pag once na, nag-take na siya ng action, no, na para gawin yung first step and then next step, no, para mangyari na yung union or yung makakasama niya talaga habang buhay eh. Ganun siya eh. Masuri na klase ng tao. Yung makakapiling niya ng stability yan. Yung pang forever niya makasama, yung makaka kasama niya forever. Na pagiging partner niya in life, Ace of Pentacles. Sa ibang, ano, iba yung, I think, iba yung pag-intindi nila sa Ace of Pentacles, pero para sa akin, ganyan yan. Grounded yan. Hindi lang basta love or emotion, ano, may kasamang, may kalakip na responsibility na mag-stick, no? Na mag, they will stay, or he or she will, or both of you will stay together forever. Ganyan yan, pag Ace of Pentacles na yung magsama na, mag-settle down. Ganyan. Kung ba, seryoso ang relationship na, hindi lang basta loving-loving, hindi lang basta yung kilig-kilig. Ano yung mga darating sa buhay mo? Karma. What's with the karma here? Ano tong karma na to? Yan yung karma. Bad karma ba yan? Darating sa buhay mo? Bad karma? Bakit ka magkaroon ng bad karma? Dahil saan ka ba nakarama dyan sa person na yan? Dahil nagkaroon ng ending sa inyong relationship, dahil na in love siya sa ba't ka makakarama dyan dahil naghiwalay kayong dalawa? Ba't ka naman makakarama dyan sa person mo na yan? May ginagawa ba yan na ritual para makarama ka? Wala naman. Kinurse ka ba yan para makarama ka? Kahit pasalita lang. Karma. Karma ka daw, bakit? Yung iba nagsasabi na lang karmahin sana. Pero hindi makatwiran yung rason ng iba, no? Ano ba yung law ng universe minsan? Katulad nito, may kasalanan ka ba talaga sa kanya? Para makarma ka? Isang card. Wala naman ah. Possible may ano, 50-50, no? Pero possible may kasalanan din siya sa'yo. May kasalanan din siya sa'yo. So, bakit makarama? Dahil nasaktan siya. Unfair. Dahil nahirapan siya. Unfair yung iba, no? Unfair. And para sa akin, minsan mali yung law ng universe, no? Mali eh. Or yung ano, minsan mali talaga eh.
Katulad niyan, hiniling niya lang na makarma ka dahil nasaktan siya, nahirapan siya. Dahil na, lalo kung nakipagrelasyon ka na sa iyo with a friend once, hindi mo kasalanan yung kung naghiwalay kayong dalawa, lalo kung siya yung nag-initiate na maghiwalay kayong dalawa. So, you don't deserve that karma. Ano ba yung karma na yan? Darating na ba talaga yan sa'yo? Oh, antayin mo lang daw darating. Ikaw pa yung karma yun yan, no? Bakit may kasalanan ka ba talaga dyan? Wala kang alam dyan kung may kasalanan ka. You don't know anong kasalanan mo sa taong yan. Makarma ka daw. Ikaw pa yung karma yun. So, anong klase ng karma yung gusto nyo mangyari? Eh, natupad yung hiniling niya makarma ka. Hiniling niya sa God? Sa God niya ba hiniling niya makarma ka? O sa universe? God? Sa universe niya ba hiniling niya makarma ka? Oh. Oo. Naatakihin ka ng karma. Makarma ka daw. Well, darating daw matutupad yung wish niya na makarma ka. Bakit? Ano ba yung karma na gusto niyo mangyari sa'yo? Bad karma eh. Yung... ano to? Ano yung karma na gusto niyo mangyari sa'yo? Bad karma daw eh. Bad karma eh. Hindi yan nagmamahal sa'yo. Na hindi mo matapos yung pinipursue mo. Na hindi mo ma-accomplish yung kung may mission ka, parang may ano ka dito eh. Meron kang kailangan makompleto. Pace or cycle sa buhay mo. Na determinado ka. Lalo kung may pangarap ka, yan yung atakihin niya, yung pangarap mo. Lalo kung may pinupursue ka, determinado ka talaga, passionate ka sa pinupursue mo, ayaw niyang magtagumpay ka, ayaw niyang ma-close yung cycle na yun. Ayaw niyang ma-accomplish mo yan. Ano ba yung karma na gusto niyang mangyari sa'yo? Na hindi ka maging masaya, hindi ka mamuhay ng kontento. That's not love. Hindi ka malang taong yan. Ano ba yan? Nakarelasyon mo yan? Na-ex mo? One more card. Pala mo. Nakarelasyon mo ba ito? Nag-prepare sa'yo na makarama ka? Yung lover mo. Yung lover mo nga siya. Matutupad daw. Yung yung hiniling niyang karma. Na karma ka. Na hindi ka maging masaya. Siguro yung makarelasyon mo o yung makakasama mo sa buhay ay maghiwalay lang kayong dalawa. Maghiwalay lang kayo ng nakarelasyon mo o ng makarelasyon mo na hindi ka maging satisfied at hindi mo ma-feel yung completeness, wholeness sa buhay or sa relationship na anong gusto niya na siya lang ang makapagpakompleto sa'yo. Oo. Selfish ka mo. Selfish. Siya ang deserve ng karma. Babalik ba yung karma na yan sa kanya? Sa kanya natatama yan. Kanya natatama. Yeah. Babalik na. Hindi na didiretso sa'yo yung bad karma na yan, no?
One more card pa lang. Hindi na didiretso yung bad karma na hiniling niya na yan. So yun, sa kanya na didiretso. Hmm? Parang mag-backfire lang sa kanya. Pinabalik ko eh. Hindi makatwiran yan eh. Ay, yun na pinab... Sa kanya na ano. Ay, ako. Tao talaga. Minsan hindi makatwiran eh. Hindi makatwiran. Yung rason ng iba, dahil ng sunfish. See? Ano yung... mangyari sa person na yan. Dahil babalik na sa kanya yung karma. Babalik na nga sa kanya yung karma. Ano yun? Siya yung ma-confused. Karma. Sa kanya darating yung karma na mabilis. Siya ang maging unhappy sa buhay niya. Sa kanya na darating yung mga finish niya karma, bad karma. Sa kanya na mangyari yun. Hindi sa'yo. Parang wala sa katwiran yung mga iba. Na talaga yun. Hindi tama eh. So, more information sa person mo na yan. Makasarili yan. Selfish. Ang gusto niya lang kasi guys, magkaroon ng union sa inyo. Pero yung ginawa niyang mag-wish. Pa-wish yung ginawa niya, no? Na makarma ka. Pa-wish. Na makarma ka. Na hindi ka maging masaya sa iba. Ganun ba yun? Nung sa ganun na ish, sa kanya ka lang. Na maging bitter ka, na hindi ka palarin, hindi ka swertihin sa love life mo, na ayun o, na yung mga sisimulan mong relationship ay hindi ka swertihin, mag-i-end lang din, cut off ka sa buhay nila, ganon siya. So, sa kanya mangyari yan. Pa-wish. Uso yung ang-wishing talaga. Minsan, kahit na hindi maganda yung intensyon ng isang tao, actually, yung ang-wishing, hindi naman talaga maganda yung intensyon ng isang tao. Merong nagangad ng justice. Minsan ay nasaktan lang, pero minsan sila yung nag-una, sila yung may kasalanan talaga in the first place. Kumbaga, lumaban lang isang tao, tapos ini-wish na. Hindi makatwiran yun. Or, katulad yan, kung siya naman ang nakipag-break sa'yo, siya bang nakipag-break sa'yo? Hindi. Siya ba ang nag-insist na maghiwalay na kayo dalawa? I think so. Paano yung pahalangin? Siya ba ang nakipaghiwalay talaga na nagsabi na maghiwalay na kayo? Noon. Yeah, proud pa nga eh. Noon. Pero ngayon kasi, iba na yung energy niya. Ngayon gusto niyang bumalik sa'yo. At possessive tong tao na to. Possessive. Very possessive yan. Nakala niya pag may-ari kaya. Kanya. Yeah, kasi nanginayang siya sa'yo eh. Nanginayang siya. Sayang daw, sayang. Nababalik siya. Ano ang pinahinayangan niya sa'yo? Nasa'yo ng lahat. Mapagmahal ka. Matalino ka. Klaro yung isipan mo. May self-worth ka.
Magaling yung utak mo. May utak at puso ka din, no? Ganun. Yung gumagana yung utak mo, yung puso mo gumagana din. So, balance. And loving, caring, affectionate ka. Mapagmahal. Masaya na lahat. Complete. Yung nagsasabi dyan na cherubim, cherubim si Satan, naalala ko kasi kompleto, may lion, no? May tao, may eagle, may ano din dito, parang sa cherubim ito. Ito. Actually guys, si Satan na hindi cherubim, no? Yung mga nagsasabi yan sa internet na si Satan ay cherubim. Diyos miyo, ang dami sinungaling sa internet. Ang dami. Sa Biblia kayo mag-anotin. Tsaka sa yung mga alam niyo naman sa internet, harap-harapan lukuhin ka pa ngayon. Kahit sa personal na buhay, ang daming manluluko, ang daming gumagawa-gawa ng kwento. Hello. Hindi cherubim si Satan. Seraphim yan, kaya dragon yan eh. Yung cherubim, yan yung may apat na ulo. May layo, may leon, may eagle na mukha, no? Apat yung ulo niya. May tao, may ganto. Ano ba yun, Lisa? Yeah, parang ganto. Parang goat. O goat ba? Or basta ganto. Parang ganyan. So, kaya naalala ko yung cherubim. Yun yung sabi na cherubim. Hindi po cherubim si Satan. No? Parang baka magalit pa sa akin na ako kasi prangka. No? At least sinasabi ko lang yung totoo. Hindi yung sinungaling na alam na may mga tao kasi magawa ng kwento kaya hindi dapat maniwala. Kaya ako dito kay Yahweh din talaga ako nagtatanong. Ayaw ko magtatanong sa iba kasi alam mo naman yung mga spirit, evil spirit, no? Baka yung mga nagsisinungaling na yan, may mga sapi ng evil spirit, mga demonyo kaya sinungaling, o baka pinanganak ng, o baka anak offspring ng demonyo kaya mga sinungaling. May tao kasi talagang napaubod ng sinungaling. Halos lahat ng sinasabi niya, parang manipulador na mabola na alam niya namang ginagawa niya lang yung kwento na ay alam niya naman sinungaling. May ganyan talaga. So ayan. Dahil ano ka daw? You're like a cherubim. Ano ka? Parang nasa yun ang lahat, no? Parang kompleto ka eh. Cherubim. Alam niya cherub. Yun yan. Or matalino ka, may inside, brave, efficient with this impala, or basta maraming marami kang katangian siguro na nagustuhan niya. Yung ganun, parang whole package ka, a complete package, ganun. A complete package with the world. You're everything. Ano ang gusto mangyari ng person na yan sa inyong dalawa? Asa selfish eh. See? Ano to? Magkaroon ng new beginning, transformation, ma-obsess ka sa kanya. Kasi siya na-obsess daw siya para balance. Para pareho kayong obsess sa isa't isa. Para magtagumpay. Selfish yan. So, ito na lamang guys for collective readings sa mga baguhan po dito sa aking channel. Please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun mo na-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga nakaresonate sa reading ito.